Makikita sa cellphone video ang magkakaibigang sina Danica, Jaya at Nicole. Masaya sila nag-aayos ng kanilang safety belt sa Fan Drop Tower Ride sa Circle of Fun sa Quezon Memorial Circle. Nang umangat ang ride, maririnig pa ang kanilang tilian. Pero sa ikalawang pag-angat, kakaiba na ang bilis na naging pagbagsak nito. Mabuti at gumana ang brake nito bago pa man bumagsak sa lupa. Ang mga taong nakakita. Kwento ng tatlo sa mga nasaktan. Yung una niya, pataas siya, nasa pinakadulo. Tapos binaba kami sa, binaba kami pag ganon. Tapos nung pangalawang akyat, tuminto siya, tsaka lang siya bumagsak. Bumagsak siya ng mabilis. Yung pagkabagsak ko dito po, medyo hindi ako nakahinga. Tapos ano po, sumakit yun dito ko, tapos may pasa, ano po, bukol dito. Si Jaya ang nagtamo ng cervical spasm o pananakit ng katawan. Dalawang beses siyang in-x-ray. Pagkabagsak nun, hindi ako nakahinga. Parang hinagabol ako ng hininga tapos dun po ako sumigaw. Parang nataranta na po ako. Ayon sa QCPD, hindi po na-reach niya yung pinakamataas. Bigla pong bumagsak. Biglang bumagsak na ano. Hindi po natin alam kung human error or nagmalfunction yung ano, yung pang-inimbestiga natin. Ayon kay Babilyong, may-ari ng Circle of Fun, hindi to human error dahil automatic ang ride. May safety procedure daw silang sinusunod. 2 to 3 hours, we inspect the rides. Now, after we close, everybody's tired, they all go home. Pero sa morning, that's when a thorough inspection again. Sasagutin nila ang pagpapagamot ng mga naapektuhan. Susan Enriquez, GMA News.